Hello guys, ngayon meron tayong customer magpapagawa. No display siya eh. Ngayon bibigyan ko po kayo ng tips kung paano malaman ng mabilis kung ano po ang sira ng inyong laptop. Meron po akong tatlong method. On muna natin. Saklak natin charger. Tapos on natin. And no display lang siya. Tapos nagbiblink-blink yung mga ilaw niya. Guys, meron po akong tatlong method. Una yung for display. Meron akong external monitor. Ilalabas ko yung display ng laptop. Pangalawa, inalam ko yung model ng laptop na to. HP 430 notebook PC. Sinearch ko yung yung compatible RAM. Ngayon, meron akong RAM. Ito. Dito testing natin dyan. Tapos, itong hard drive niya na extra para malaman natin na mabilis kung ano yung problema alin dun sa laptop mo kung ano yung may problema. Tara, subukan na natin. Ngayon, patayin muna natin. Sa display muna tayo. Sasaktak natin tong HDMI niya na nakakonek sa sa external monitor. Yan. Tapos i-on na natin. So ito yung unang method niya. Ayan, hindi naman siya nag-on. Pindutin natin yung mga shortcut key niya para umabas yung display sa monitor. So, wala. Ngayon, i-off na natin. Ayan, pangalawang hard drive naman ikabit natin. Tanggalin natin to. Kasi para malaman natin kung ano yung may problema. Tanggalin natin yung hard drive. Oops, tanggalin natin yung Ngayon, hard drive naman yung tatanggalin natin. Tapos, ito yung kakabit natin. M.2 SSD to. Enclosure lang itong SATA interface. So, iba yung kahan niya, hindi sukat. So, ang gagawin natin, hayaan muna natin siyang ganyan, hindi ko naman ilalapat. Saksak natin yung charger. Ito ngayon yung pangalawang method, hard drive naman tayo. Buksan natin, on natin. Ang guys, nakikita nyo, na-ilaw lang siya. Nakikita nyo ba yung ilaw? Hindi siya kita sa camera. Ito siya, hindi siya nagbiblink. Steady lang siya. Yung isa sa on-off, may ilaw. Ngayon, patayin na natin. Baka wala sa hard drive. Tanggalin natin to. Close natin. So, ngayon, yung gagawin natin, ibabalik natin yung dati. So, wala naman palang Para malaman natin kung alin talaga yung hardware yung may sira. Balik natin yung dati niya.
Tapos takpan na natin. Ngayon, punta naman tayo sa RAM. Tanggalin natin yung RAM. Tapos ito naman ito. Crucial siya, DDR4. DDR3N. Tanggalin natin kabit. Bukan muna natin. Ito na yung pangatlong method, no? Una yung method ng external monitor. Pangalawa yung itong hard drive. Ito pangatlo, RAM. Tara, i-on na natin. O yan guys. So ibig sabihin, RAM lang siya. Tingnan natin kung nagtutuloy-tuloy siya. So yun lang, no, kasi ayoko nang magano eh, mag kumuha pa ng pambura. Siguro kung meron, kung wala ka talagang ano, kung wala ka talagang extra pares ng frequency ng laptop na RAM o kaya at kung ano-ano pa, yun, pwede mong gawin yun, yung old tricks na buburahin yung ano, lilinisan yung RAM. So yun, ito na siya, gumagana na siya. Tingnan natin kung ano yung spec nito. Eh, medyo malikot yung mouse niya. Ayan, Core i3 pala siya. Ayan, Core i3, 32-bit. Ngayon, ipo-format natin to. Pwede natin itong gawing Windows 10. Para medyo mabilis siya. New Windows. Ayun lang guys, sana kahit pa paano meron kayong natutunan sa aking konting tips para malaman ang solusyon o mag-troubleshoot ng PC o laptop natin. Don't forget to like, share, follow and subscribe po kay Logs TV po.